Guys, luto tayo ng bandi or yung ang tawag din niyog na minatamis. Pangalan ng niyog ay yung ano, sa 5 kilo na niyog po na to, ikuskusin niyo po ng ganito pahaba yan guys, tapos 1 kilong asukal at saka 1 pichel na tubig. Yan po yung itutubig natin doon guys. Guys, lunod na ng ano, ilagay natin ang niyog. Mas masarap po kasi siya lutuin sa kahoy or uling kaysa gas. Okay, 1 kilong asukal. Limang piraso po ito na niyog guys. Tapos ay na lang mag-estimated isang pichel na maliit ng ano yan, tubig. I-mix po natin po siya guys hanggang sa mag ano sila pareho, mag absorb sama-sama. Ikaw lugay yate, init oy. Takpan ito guys, takpan natin guys at saka pakuluin. O yan na guys, nakulo na siya. I-mix-mix naman natin. Tapos, pag natapos naman mix yan, takpan na naman ulit. At saka, mix na naman siya hanggang sa mawala yung tubig niya. Guys, ganito na siya guys. Unti-unti na siyang nag-mix ang mga mixture sa maluto yung niyog. Ganyan guys, hanggang sa lumapot na lumapot at mawala na yung masyadong yung tubig. Kailangan natin lakasan yung apoy para madaling ma ano, madali siyang ma tuyo. Guys, ito na yung itsura niya guys. So, punti-unti ng na ano siya, naluluto at saka natutunaw yung asukal and then yung kanyang tubig ay unti-unti na rin lumiliit. Hanggang sa lalapot na lalapot, hanggang sa sobrang lapot na po talaga siya at maluto. Papakita ko po sa inyo ang next. Guys, ganito na yung kanyang texture. Ganyan na guys, oh. Punch. Ganyan na guys yung itsura niya. Sa dami lang yung apoy. At saka tuwing ano po niya, imimix nyo lang hanggang sa maluto siya. Ito punti-unti na po guys. Huwag nyo tigilan sa kakamix para hindi po siya masunog. At saka mangitim po kasi yan kung ma-overcook guys. Ganyan po guys ang pagluto ng bandi. Guys, ganito na siya pagka mga ilang minuto ito maluto. 5 minutes na lang, 3 minutes na lang guys. Luto na ito, tapos ilagay natin sa dahon ng niyog. Ay, dahon ng saging. Guys, ganito na guys. Luto na siya. Guys, ganito na yung tsura niya guys. Tingnan nyo guys. Tuloy-tuloy lang ang pag-mix hanggang sa lalambot. At saka yung mawala na talaga yung totally yung tubig niya, mapapalitan po yan ng asukal. Ganyan po, konti na lang yan guys. Maluluto natin, lagay natin doon sa na-prepare naming dahon ng saging. Pasensya na kasi sa unang nasabi ko is
Dahon ng nyog-nyog pala yung niluluto ko. Dahon ng saging guys, doon natin nilalagay yan. Guys, ito na siya guys. Pa ano na? Lumapot na siya. Guys. Lumapot na. Yung kanyang tubig. Ito na siya guys, pwede natin ito ilipat sa dahon na ating inanda para pag lumamig, yun na po, mabubuo na po siya na bukayo. Bukayo. Ibig sabihin ng bukayo is nyog na minatamis, may asukal. Bukayo po yung tawag sa Bisaya. Minatamisan na ano or suman na nyog sa Tagalog. Bandi. Yan na guys, ililipat na natin ito sa inihanda natin na dahon ng saging para lumamig po siya. Sarap. Guys, ganito na siya guys. Sobrang lapot na siya. At saka, ano na, dry na. Ilipat natin to guys sa dahon. Ito na guys, umpisahan na natin siya na ilipat sa dahon. Para po ito ay matuyo. Paano po natin ganito po siya hanggang sa matuyo po yan dyan at saka magkapit po yung asukal sa nyug. Ito po yun guys, ang paggawa ng bandi. Punuin po natin to lahat guys. Guys, ito na yun siya guys, patuyuin muna natin. Ganyan na po siya. Magawa po tayo nito lahat. Dalawang layer na sa dahon ng saging. Yan guys, oh. Siguro, ano, malalaki po kasi ito, eh. Pag nagbinta po kayo nito sa costing, is tag 7 yung malalaki, tag 5 yung maliliit. Yung maliliit, oh. Tsaka yung may malalaki din. Pwede nyo yan siya is tag sa 10, yung medyo malapad at makapal. Sa costing po yan guys, ah. Okay, dito na po magtatapos ang ating video. Ilagay ko lang po yung ingredients sa description menu sa ibaba ng aking video guys. Thank you for watching and please be subscribe my channel and para ma-update po kayo sa next ko pong upload na video guys. Thank you and God bless.